Ngayon, pag-uusapan natin ay ang qualitative research. Types of qualitative research. So, review muna tayo. Meron tayong types of research, no? Tatlong types of research. So, qualitative, quantitative, and mixed method. So, again, qualitative research ay yung mga research na pinag-uusapan ay yung feelings, emotions, views, opinions ng tao or ng mga ng subject mo. So, yung quantitative research naman ay yung subject o variable mo dito ay yung mga main numbers, kagaya ng grades, populations, age, and so on. No? Yung mixed method naman, ang pinag-uusapan dito o yung gagamit mo dito ay yung approaches ng qualitative at saka ng quantitative approach. No, i-mix mo siya. No? Bali, gagamit ka ng quali at gagamit ka ng quanti. Yan ang tinatawag na mixed method. So, meron tayong types of qualitative research. No? Alam niyo naman siguro kung ano ang ibig sabihin ng qualitative research, kung ano yung topic natin ngayon. No? So, ang qualitative research ay may types. So, first, case study, ethnography, phenomenology, content and discourse analysis, historical analysis, and grounded theory. So, these are, o ito yung six types of qualitative research. No? Siguro, meron pang iba, but as noted here, no, meron lang tayong anim na pag-uusapan. I-explain natin ang bawat isa sa kanila. No? So, sa types of qualitative research. First ay ang case study. So, ang case study, so ito yung definition niya. This involves seeking the reason why such cases occur to the subject under study. This may take some time since the researcher may try to understand the relationship of the different variables involved for a particular person, group, organization, or situation. Ang ibig sabihin nito ay pinag-aaralan mo kung ano yung problema, no? Yung mga reasons kung bakit merong problema. Yan yung tinatawag na case study para ma-solusyonan o mabigyan ng linaw ang problema, no? So, kadalasan, na yan yung ginagamit sa mga investigation, no? Gaya ng sa ito. First is cases of missing person, crimes, etc. So, case study, no? Isang qualitative research under case study ang gamit sa mga, for example, may nawawalang tao, may krimen na hindi pa nasusolusyonan, no? So, ang gamit ng researcher nito ay case study. Inaalam yung mga rason, no? Kung bakit nangyari yung mga bagay-bagay. At siyempre, gagamit ito ng panahon, para maintindihan ang mga relasyon, no, bakit nangyari yung mga ganyang bagay, no? Kaya nito, missing person, crimes, etc. Pwede din ganito, no, cases of misunderstanding between students if sa education, no? So, kung may hindi pagkakaunawaan, so sa dalawang estudyante o sa isang sa mga grupo, so pwedeng case study yan, no? Alamin mo kung bakit sila hindi nagkaintindihan at pwede kang magrekomenda, no? At pagkatapos mo sa case study, pwede kang magrekomenda ng solusyon. Solusyon kung paano masolusyonan ang problema. Yan yung dahilan bakit may case study under the qualitative approach, qualitative research. So, kadalasan process nito ay interview, observation, ganyan, no? Sa case study. Next is ethnography. So, it is the study of a particular cultural group to get a clear understanding of its organizational setup, internal operation, and lifestyle. So, ethnography, no? Meaning, pupunta ka siguro sa bundok, pag-aaralan mo yung mga taong nandoon, no? Siguro, merong isang tribe, no? Merong halimbawa nito. Halimbawa, understanding the dialect of its dialect spoken by a tribe in the mountain and their way of life, no? Kung gusto mong maintindihan, for example, yung tribong Manubo o Mansaka, no? So, kung gusto mong maintindihan yung mga tribo na yan, paano sila, ano yung kultura nila, yung the way sila magsalita, yung mga gawi nila, paano sila manligaw, paano sila magtanim, no? So, kung gusto mong malaman ang way of life nila, yung organizational setup, internal operation, and lifestyle, gamitin mo yung ethnography, no? Kadalasan, yung ethnography ay medyo gagamit ng panahon,
Kasi hindi mo basta-basta mapag-aaralan ang isang kultura o isang grupo ng tao sa ilang araw lang. O kailangan mong tumira doon siguro ng ilang buwan, even taon, no, sa ibang mga researcher para makuha mo, ma-understand mo yung culture ng tribo kung saan iyong nire-research, no? So, yan yung tinatawag ng ethnography. So, next, phenomenology. So, which means something known through sensory experience. Meron ding refers how people find their experience meaningful. So, phenomenology, kung meron kang mga na-experience na unforgettable experience, especially no, if ikaw ay survivor ng isang bagyo, isang lindol, o kahit ano pang mga hindi mo malimutan na experience, yan yung tinatawag na phenomenology, no? Merong phenomenon kung saan ikaw ay naroon at naka-experience nun. At pwede mong i-describe kung ano yung mga nangyari at kung ano yung phenomenon na na-experience mo. So, meron tayong halimbawa, experience of a person from a typhoon, flood, or earthquake. So, papaliwanag niya ano yung nangyari, paano sila nagtago, ano yung ginawa nila, pagkatapos, ano yung nangyari sa kanila. So, yan yung tinatawag na phenomenology. Inaalam mo yung mga pangyayaring naganap sa buhay ng tao, yung mga experiences nila. Okay, so, yan yung phenomenology. Next is content and discourse analysis. So, requires an analysis or examination of the substance or content of the mode of communication used by a person, group, organization, or any institution in communicating. So, meron tayong halimbawa. Understanding the phrase, I hate drugs, or STOP. No? Very common to. Naririnig natin to sa TV. Sa, of course, no, tagline to ni Mr. President. No? So, kung meron kang gustong pag-aralan na sinabi ng isang tao o isang grupo at kung meron itong naibigay o merong resultang impact sa isang komunidad, ay pwede mo itong pag-aralan. No? Paano siya o bakit siya nakapagsabi ng ganyan? Ano yung mga experiences o ano yung mga dahilan kung bakit siya nakapagsabi ng mga ganoong bagay? No? I hate drugs or STOP. No, parati na naririnig niyan, viral 'yan, no, noon. At kahit ngayon. So, meron din no ito, letter sent by Albert Einstein to President Roosevelt way back na Second World War. So, noon, nagsulat si Albert Einstein ng letter to President Roosevelt na gumawa ng isang atomic bomb na pag-aralan kung paano gumawa ng atomic bomb. So, yung letter na 'yon, pwede mong pag-aralan o examine yung substance, no, or content of the mode of communication. So, paano niya ito sinulat at pinaalam sa President ng Amerika noon sa World War II na kinakailangan gumawa ng atomic bomb? Si Albert Einstein ang kasi yung utak noon, pero hindi siya yung gumawa ng atomic bomb. Pero siya yung dahilan, no, kung bakit nabuo. Okay, nag-send siya kasi ng letter to President Roosevelt. So, ito yung content and discourse analysis. Pinapag-aralan kung so yung mga sinasabi, yung sinusulat, no, so yun yung pinag-aaralan. At yung mga epekto nito, no. So, historical analysis naman, the examination of primary documents to make you understand the connection of past events to present time. So, historical analysis, inaalam nyo kung paano nangyari yung mga ganyang bagay noong unang panahon. Sa pamamagitan ng mga texts, no, ng mga siguro mga artifacts, historical artifacts na nag-survive, no, matagal na, no, couple of years, 100 years, thousands of years, so ganyan, no. So meron tayong halimbawa gaya ng understanding how pyramid of Giza constructed, no, that is a historical analysis. Even ngayon it is still a mystery kung paano ginawa yung pyramid of Giza, no, sa Egypt, doon sa Egypt, kasi yung construction na iyon ay tumagal kahit ngayon taon, no? Ilang libong taon na, no? 2000 years, 3000 years ang pyramid ay nandiyan pa rin, no? The construction is very sophisticated, no? Noong para sa noong unang panahon.
understanding how the Great Wall of China made, no? So historical analysis pa rin 'yan, no? Paano, bakit sila o paano nila ginawa yung Great Wall of China. Okay, so historical analysis 'yan. Grounded theory ito, no? So when you discover a new theory or to underlie your study at the time of data collection and analysis. So kung gusto mong gumawa ng teorya, no, kung gusto mong gumawa ng equation, formula, so gagawa ka ng isa itong grounded theory. No? So okay, halimbawa, having analyzed a certain situation or occurrences and made your formula, equation, or theory regarding the occurrences. So gaya ng pinag-aral ni Charles Darwin about the theory of man na nanggaling daw ang tao sa unggoy, yun yung teorya niya. No, pinag-aralan niya yun at yun yung tawag sa grounded theory. No, so grounded theory, gagawa ka ng theory based on your own observation, on your own empirical research, no? Yung research mo. So yun yung grounded theory. So that's all, and if you have some question, just comment below, and thank you for listening.